What's up mga kaibigan, Kuya Jeboy nagbabalik at welcome dito sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay i-hit mo na yung subscribe button at damay mo na yung notification bell para updated ka sa mga bagong tutorial at video na i-upload natin. Today mga kaibigan, mag-tutorial tayo no? Yung proseso ng sublimation. No? At saka yung tinatawag na hot melt. Maraming nagre-request kasi sa atin na mga kaibigan natin na mag-tutorial tayo ng sublimation process at yung ano hot melt na tinatawag, no? May nagtanong sa akin kung paano raw maiiwasan yung pag-misness ng gilid. So, mayroon akong i-share sa inyo na ginagawa ko para maiwasan yung ganon, yung pag-misness. So, para po naman doon sa mga kaibigan natin na nagtatanong o naguguluhan, no, kasi wala pa silang idea, kaya nyo ipaliwanag ko ng maikling paliwanag lang. Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral, kuhanin nyo, at kung wala naman, wala akong pakialam. Ang sublimation process, mga kaibigan, o ang sublimation print, ito ay isang uri ng tatak, no, na ginagamit sa mga, siyempre sa sublimated material, no? Ginagamitan ho ito ng tinta or ink na tawag naman ay sublimation ink. No, ganon. Pag heat press kasi siya, nagiging gas yung sublimation ink at natatransfer sa sublimated materials. So, yun na, no? Ang pigmenting ho kasi, mga kaibigan, hindi ho siya ganon. No, ang pigmenting kasi, ipiniprint siya sa printable materials. Like, sabihin natin sa dark transfer paper, nandun lang ho yung ink niya sa dark transfer paper. Ang sublimation, no, kaibigan, ay hindi. Kumbaga, natatransfer po yung kanyang ink sa sublimated materials. So, ganun po yung nangyayari doon. Hindi po siya kagaya ng pigment na pag nagprint ka, yung ink ay nandun lang sa pinrintan mong material. Sublimation process, mga kaibigan, ay napakarami hong pwede kang tatakan dyan. No, ayan na po yung, unang-una na po dyan yung mags. Photorack, jigsaw puzzle, yung mga ganyan. At syempre, sa t-shirt. Pero mga kaibigan, kung ang sublimation ay gagamitin nyo sa t-shirt, ay meron po siyang pinipiling tela, no? Hindi po siya magandang i-direct print sa tela na naka 100% cotton. Pero maganda ho siya mga kaibigan sa mga matataas ang polyester content. Diba pag bumili ka ng t-shirt, meron naman tagyan. Tapos makikita mo 70% polyester, 30% cotton. Yung ganun, pwede siya sa ganun. O kaya sa mga dry fit na tela. Kalimitan sa jersey na ginagamit yan. Yung full sublimation na jersey. At mga kaibigan, hindi ho siya po pwede sa mga dark color. No, kung i-direct print nyo sa mga dark color, especially ho sa black, ay hindi ho siya pwede. No, pero meron hong paraan, ituturo ko sa inyo mamaya, kung paano gamitin yung sublimation process sa dark color fabric. So taposin nyo itong video na to, kaibigan, para magkaroon kayo ng idea, para doon sa mga walang idea, siyempre, kung paano magtatak nung ganito, yung sublimation process sa t-shirt. Sa t-shirt muna tayo mga kaibigan. Meron akong tutorial kasi ginagamit ito sa ID lace tsaka sa mug. Panoorin nyo na lang. Ilalagay ko yung link sa description box. Dalawang yan. So, sublimation process din yon. Wala pala akong t-shirt dito na ano, na polyester. O ano, dry fit. Wala, hindi ako nakabili. Pero may gagamitin akong tela. So, ayun mga kaibigan. Siyempre, una mong kailangan dyan, kaibigan, kailangan meron kang sublimation printer, no? Tapos syempre, sublimation printer, meron niyang subli ink. Syempre, kaya nga sublimation printer. Basta may subli ink. So, nagprint na ako ng design. Sample lang naman para hindi tayo makakopyright, no? Ito na lang, itong bandera na lang ng ating Philippines. Pabilog na ang ginawa ko, no? Hindi ito ordinaryong papel ha, hindi ito bond paper. Ito po ay tinatawag na subli paper. Dito mo siya ipiprint yung design mo. Meron pong ganito talaga na pang lanyard or yung pang ID lace na mahaba po yun na papel. Kasi may nagtatanong sa akin, ano yung papel na ginagamit ko dun sa video na yun.
So ito 'yon kaibigan, kung nanonood yung mga nagtanong sa akin na sublimation paper ho 'yon. Ito yung A4 lang kasi. So 'yon ay talagang pang lanyard. Nabibili ko talaga ng ganun siya kalaki o kahaba. Ito po ay pinrin ko sa A4 lang. So may nabibili din po na A4 size lang din po na subli paper. No? Para naman to sa mga maliliit na design. So ang pagprint po nito sa ating sublimation na printer ay dapat ay naka-mirror, no? Hindi po pwedeng hindi naka-mirror kasi nga po, 'di ba? Sinabi ko sa inyo kanina na itong print na ito ay matatransfer po 'yan sa sublimation or sublimated materials. Kaya pag tiningnan niyo po 'yan, na ganyan po. Kasi ito 'yung makikita mong design. Hindi mo makita kasi 'di pa naka-transfer, 'di ba? So ngayon, ipiprint ko to kaibigan dun sa tela na kung saan po pwede siya. No, kasi direct print po ang gagawin muna natin. No, gaya ng sinabi ko, hindi po to pwedeng i-direct print sa mga 100% cotton or matataas ang cotton content. So proceed na tayo sa pagpiprint. So eto na mga kaibigan, dahil wala naman akong t-shirt dito na dry fit o yung mataas yung polyester content na damit, ay gagamit na lang muna ako nito, no? Micro twill po ang tawag dito. Ginagamit po to sa hot melt process. Mamaya papaliwanag ko po sa inyo, no? Dito muna tayo sa pagka-transfer ng design sa tela. So yun mga kaibigan, isinet natin yung ating heat press sa 200 ang temperature at tsaka 35 ang kanyang segundo o 35 seconds yung kanyang time. So ipiprepress muna natin to. Puti ko na naman. 3 seconds, okay na yun. So ayan, na-plancha na siya. Tingnan natin yung transfer. So eto na mga kaibigan, na-transfer na natin yung print. Okay? Kung mapapansin nyo, medyo pumutla na yung kanyang print kanina na malinaw. Ngayon wala na kasi yung ibang ink na transfer na doon sa tela. So yun, ganun yung nangyayari. So ganun nagwo-work yan, no, mga kaibigan, yung sublimation ink. So ngayon naman mga kaibigan, gagawin naman natin yung tinatawag nilang hot melt, no, kung saan ito ay ginagamit na proseso para makapag-print ka naman sa mga dark color shirt, especially ho sa black. No. So itong pinrint natin, itong telang ginamit natin mga kaibigan, ang tawag po dito, di ba, micro twill ho. Ito rin ho yung gagamitin natin para makapag-print tayo doon. So bago mo magawa yon mga kaibigan, so ito nga yung unang hakbang, no, ipiprint mo yung design dito sa micro twill na tela at gagamit ka ng tinatawag na hot melt. Ito po yon, no. Nabibili rin po ito per meter. Magkasama ho yan, kalimitan, pag bibili ka. Micro twill at saka hot melt. Isa ho itong uri ng adhesive na pag nainitan ay mamemelt. Hot melt. Kaya, gupit lang tayo konti. Kasi konti lang kailangan natin. So, ito ho yung magsisilbing adhesive nito. Kasi wala naman ho itong adhesive. Ilalagay niyo yan sa likod. Lagi niyo sa likod. Siglag pa. Ayaw mo pa yata, ha? I-heat press ho natin yan. So, ganyan, mga kaibigan, ha? Ilalagay mo sa likod itong glossy part. Kasi ito, glossy rin siya, pero mukha naman papel. Pero ito kasi, parang ano siya, eh. Pero para malaman mo, pwede mo naman tuklapin niya. Ayan, o, natutuklap po yan. Ha? Tuklap. Pe-press po natin yan. Ako, 3 seconds lang ho ginagawa ko. 160. Ang temperature niya 160 at saka 3 seconds. So, since i-heat press po natin yan ang nakadapa, kailangan nyo lagyan itong heat press nyo ng kahit konti isang band paper lang para hindi lang humagbansya itong inyong rubber. 1, 2, 3. Ayun. Okay na siya, mga kaibigan. Diba? Meron ka ng adhesive. Meron lang ho itong papel na tatanggalin mo. Pero mamaya ako natatanggalin. Kaya pag magpiprint ka, kailangan mo tanggalin itong papel. Ayan. Ipapil pa ho kasi yan. Yung kaninang ina nating hot melt. So ito na ho yung natunaw na hot melt. Ito ho yung ikakapit natin ngayon sa damit. Ang unang option nyo dyan, mga kaibigan, para makuha mo yung design mo, is gupitin.
Kalimitan, ganun yung ginagawa. Ang problema, mga kaibigan, pag to in-heat press mo na sa damit at nakailang laban na yung damit, nag-uumpisa na po yung mag-nisnis dun sa dulo or dun sa kanyang gilid. Nag-nisnis na po yan. Yun ang problema kasi ginupit mo lang siya. So meron akong technique, no, mga kaibigan, na ginagamit ko para hindi siya mag-nisnis. Pero yun ay limited lang, kaibigan, ano? Magagamit mo lang siya sa mga ganitong bilog. Bilog o kaya si square. Pwede siya. Pero pag yung mga, tawag dito, yung mga custom shape na, marami ka ng ano yun, eh, wala ka na home choice doon, kaibigan, kundi gupitin. Pero kung mga bilog-bilog lang na ganito, ay meron akong technique na ginagawa. Kaya lang, gagamit ka ng tools. Napakita ko yung tools sa inyo mamaya. Ako ha, kalimitan, ginagawa ko, hindi ko siya tinatatak ng malaki sa t-shirt. Kasi makapal ho to, mainit. Hindi ko gusto yun. Kaya kalimitan naman ito, ginagamit ko lang ito sa mga logos na maliliit lang ho. Masyado siyang makapal kung lalakihan mo yung print. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano katin to, kaibigan, na hindi ko ginugunting at hindi siya nagninisnes. No, matagal ko na ito ginagawa. Tuturo ko sa inyo, gagamit lang tayo ng tools at ipapakita ko na sa inyo. Actually, naipakita ko na ito dati. Ito pa mga kaibigan, ay ginamit ko na to sa isang tutorial ko, no? Yung sa ID lace, pinakakit ko kasi ito ng ID lace. Meron kami tanggap na ID lace dito kanina, nagamit ko na to kanina. So ito po siya, no? Ito po ay panghinang to mga kaibigan. Pero mga kaibigan na, wait lang, mamaya na. Hindi ko sasabing bumili kayo ng ganito ha. Kasi pang mayaman ho to eh. Wow! Ito yung option na lang naman, kaibigan, na kung gusto mong mapaigi o mapabuti yung ginagawa mo, syempre isipin mo yung quality. So, ito ay naimbento ko lang, hindi ho to, hindi ko nirecommend na bumili kayo nito, mga kaibigan, ha, kasi may kamahalan ho to, nasa 2,000 ho yata itong mahigit, pumili ko rito. Ito kasi panghinang, marami lang ho kasi itong tip, ito yung panghinang, meron tayo ditong mga pang tunaw ng ginto, pwede to. Ito kaibigan, kaya lang kasi ako may ganito, no? Dati kasi meron akong video okay, 2 unit ng video okay na pinaarkila dito sa amin. Isinabay ko siya dito sa digital printing kasi di ba gumagawa nga ako ng tarpaulin, invitation. Naisip ko lang na isabay siya kasi naiaalok ko siya pag may nagpapagawa sa amin ng invitation ng mga tarpaulin pang birthday, pang binyagan, ganun. Naiaalok ko siya. So, kaya malakas dati yung sa akin. Kaya lang, dumating kasi kaibigan sa point na wala na akong makatulong. Yung bunso kasi naming kapatid ay nagtrabaho sa malayo. So, tapos ang nakakatulong ko lang ay yung pamangkin ko ay medyo bata pa. So ayoko naman kumuha ng tao para lang doon. Eh, magkano lang na maarkila ng rentad dito na sa amin. So kaya naisipan ko na lang siyang ibenta kasi hindi ko na napaparent. Hindi ko kaya mag-isa. Kaya ako meron nito kasi pagka yung may kailangan kang ayusin, ito lang binibit-bit ko. No, kasi dibutin lang ho to, pupuruin ko lang to ng... Kakargahan ko lang ng butane to, ito lang, bit-bit ko, pag may kailangan akong hinangin. So, ayun. Kaya ako meron ito. Hindi ko ito binili para lang gamitin dito sa digital printing. So, pwede kayong gumamit ng kahit mga ordinaryong panghinang lang, oh, mga kaibigan, ano. Tapos, yung parang pinakadulo niya, kailangan masyado siyang matulis. Tulisan nyo na lang, kaya patalasan nyo ng ganito manifest. Kasi ito, ginagamit ko para siyang, para siyang kutsilyo. Pero hindi ko ito minamanual na gano'n ng wala. Mahirap po yun, no? Parang nasusunog ho yan. Pagka minanual yung gaganong-ganon ni ukit-ukit kaya, huwag niyong gagawin yan. Hindi yung magandang tingnan. Ang ginagawa ko ho dyan, mga kaibigan, since bilog lang ho naman to, kaya ako nasabi na limited ho yung shape na po pwede mo siyang gawin. No? Kasi hindi ho pwedeng gawin dito yung custom shape, no? Pwede lang ho itong gawin. Itong ginagawa ko ay sa bilog o kaya yung mga square o yung mga diretso lang yung cut. Meron lang akong hulmahan. O marami kang makukuhang hulmahan. Ito, example ko na lang to. So, yan, gumagamit lang ho ako ng mga lata. No? Wow! Ito lang, ho. Oh, bilog. Di ba? So, paano ko ito ginagamit? Paano? Anong ginagawa mo, Kuya J-Boy? Ba't may lata ka dyan? So, yan, kung mapapansin nyo, yung print kong yan, ayan, yung pinrin ko na yan, meron niyang parang cut line, mga kaibigan. Ayan, yung black. So, hulmahan to, kung tawagin, no, marami kang makikita namang kung gano'ng kalaki yung logo na ipapagawa sa inyong customer. Marami namang klase ng lata dyan. Pumunta ka supermarket, may ulam ka na, may panghulma ka pa. So, mga dila-dila ta doon, bili ka. Mas siguraduhin nyo lang na bilog. No, kaya yan, may ganyan, mga kaibigan, yan, yung cutline na yan. Kasi hinuhulma ko yan, ganyan, ayan. Ewan ko sa inyo ako, nawi-weirdohan kayo, pero effective ito sa akin para mapatibay ko yung ginagawa ko. Mamaya makikita nyo yung itsura ng cut. Dapat pag magpiprint kayo, mga kaibigan ng logo, mas
malaki ng kaunti dito sa gagawin yung hulmahan. So magkatayo ng isa. Pero tatanggalin mo na yung papel niya ha, bago mo siya katayin para ano siya. Hindi naman yan hindi wala akong dikit yan. Kaya pinainit ko lang. Ah, kailangan mga kaibigan, meron kayong panlinis lagi ng tip na no? Para pagkakat nyo ng isa, lilinisin nyo yung tip. Ganyan na lang. So, kakatin na natin gamit ang Jolly Hulkor. Wow! Baka naman, tape up pulutan. So, yan, tetestingin nun natin. Di tayo sa makinis. Kailangan kasi mga kaibigan, makinis eh. Dapat gagawin nyo to sa mga tiles o kaya sa salamin. Ako, dun ako sa istante ko nagkakat. Malayo eh. Dito na lang tayo sa lamesa. So yan, kaya sinasabi ko kailangan may konting sobra para meron kang sisipatan kung nakagitna na yung design mo. So ayan, kakitin na natin. So ayan, okay. So ito na mga kaibigan, nakat mo na siya. Nang nasusunog yung dulo. Hindi siya halata na sinunog mo kasi meron kang hulmahan. O baga dire-diretso mo siyang na ano. Ngayon, kung sa halimbawa square lang, mas madali kasi gamit ka lang ng ruler. Gamit ka lang ng ruler, tapos guhita mo lang para ka lang nagkakat ng sticker. Diba? Kesa magupit ka, tapos maglinis-nis yung mga dulo niya pag na-iprint mo na. So, ayan o, diba? Hindi siya mukhang sunog. Maganda yung kanyang edge. Kasi kung gaganunin mo siya, hindi ka gagamit ng hulmahan, gaganunin mo siya, tinesting ko yung dati, nasusunog. No? Kasi ano siya, may part na magtatagal yung kamay mo dun eh. Hindi kagaya pag meron kang ganun, dire-diretso. So mas madali talaga siya pag mga square-square. Kasi naguguhit ka lang na ganun. Pero mas maganda sa salamin ko yung gagawa. Ako dun ako nagawa sa static ko eh, pag ako nagawa ng bilog. Ito medyo mahirap kasi huwag sa kahoy ha, huwag sa kahoy kasi lulubog to. Mahirapan kayo mag-ikot. Hanggat maaari sa salamin, kakatin ko pa yung isang bilog. So importante, kada isa, lilinisin nyo siya. Kain pa natin yung isa. Okay ba? Ayan. Hindi siya mukhang sinunog, kaibigan. Diba? Kaya, hindi na ho yung magninisnes kasi kaibigan, ano yan, sunog ho yung gilid niyan. Para sa eye delays. Sunog mo yung gilid. Ito yung na-invento ko lang kasi sa kagustuhan kong gamitin tong ganitong proseso sa mga logo na ginagawa ko. No, na itinatatak sa damit kasi maganda ho kasi yung sublimation talaga. So, pwede ho mga kaibigan, kahit mga ordinaryo yung panghinang lang, mga nasa 200 yata. Tulisan nyo na lang masyado yung pinaka-tip niya o kaya palasan nyo parang kutsilyo, ganyan. No? So ipiprint naman natin to ngayon dito sa tela o sa ano, hindi na ako gagamit ang black, wala rin akong black eh. No? Basta sa tela na lang, ipipress na lang natin to ng 160 yung temperature mga kaibigan at saka 10 seconds. Ito na lang din gagamitin ko. So wala lang mga kaibigan na parang normal print lang para ka nagtatatak ng direct transfer paper. Gamit tayo Teflon. Press mo. So ito na. Okay. Imagine niyo na lang na kulay black tong sa ina, nakapag-print ka na ng sublimation sa dark color. Makapal nga lang talaga siya eh. Kaya hindi ko siya inaano yung malaking design. Ito yung gagamitin ko. Hindi ko gusto. Mainit. Kaya mga panlogo-logo lang. Halimbawa dito, o kaya panlagay sa bato, o kaya mga maliliit dito. So ito ginagamit ko. So hanggang dito na lang mga kaibigan, no? Sana nakatulong doon sa mga walang idea kung ano ba yung sublimation, ano? At doon sa mga gumagawa na at namang problema doon sa nis na yan, ano? Yung... So hanggang dito na lang, ano? Please like, comment, and subscribe at i-hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video tutorial at video na ipag-upload natin. No? Yan lang kay J-Boy signing off. Peace!